ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Bago sumapit ang lahat ng ito, dadakpin kayo at uusigin. Ibibigay kayo sa mga sinagoga at dadalhin sa mga kulungan at iharap sa mga hari at mga gobernador dahil sa aking pangalan. Sasapit ito sa inyo para makapagpatotoo kayo sa akin." Isaisip nyo na huwag ikabalisa ang pagtatanggol sa inyong sarili dahil ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at karunungang hindi matatagalan o masasagot ng lahat niyong kaaway. Ipagkakalulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. Papatayin nila ang ilan sa inyo at kamumuhian kayo ng lahat dahil sa aking pangalan. Ngunit hindi maano isa mang buhok sa inyong ulo. Sa inyong pagpapakatatag, ang mga sarili nyo mismo ang inyong makakamit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sasapit ito sa inyo para makapagpatotoo kayo sa akin. Hindi isang walang kabuluhang pangyayari ang mga darating na pagsubok at paghihirap ng mga alagad ni Jesus. Kung hindi man may iwasan ang mga iyon, hindi rin naman kailangang magbukmuk, malungkot, matakot at magreklamo ang mga alagad. Kahit na sa hindi magagandang pangyayari sa ating buhay, may mabubuting bagay pa rin tayong magagawa at mapapala. Higit na kapansin-pansin at totoo namang mas kahanga-hanga ang pagtitiwala natin sa Diyos kung mananatili tayong matatag sa pananampalataya sa Kanya sa gitna ng mga kagipitan. Hindi man tayo magsalita, mapatutunayan nating tagasunod tayo ni Jesus na Panginoon natin. Nakapagpapatotoo tayo sa mga tao na sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay at saan man tayo naroon, kasama natin ang Panginoon na hindi magpapabaya sa atin at tinitiyak niyang hindi maano isa mang buhok sa inyong ulo. Pagsasagawa. Anong kagipitan o paghihirap ang dinaranas mo ngayon? Paano mo ito hinaharap? Paano ka makapagpapatotoo kay Jesus sa pamamagitan ng dinaranas mong pagsubok?